Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's word in which we need to agree, believe, claim and declare as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it or hear it from someone who is teaching and preaching to us. We have to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly so that there will be manifestations in our lives. And let us read here in Revelation 21:4. Tagalog ang Biblia, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man o nang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. And in Amplified Version, Revelation 21:4, God will wipe away even tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be anguish, sorrow, and mourning, nor grief, nor pain anymore. For the old conditions and the former order of things have passed away. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know na ang author po ng Book of Revelation is no other than Apostle John himself. And Apostle John, brethren in Christ, known as John the Beloved, and he wrote 5 books in the New Testament. And these are the Gospel according to John, 1 John, 2 John, 3 John, and lastly, the Book of Revelation. At ito nga po ang ating pinagbubulayan ngayon mga kapatid, na ang wika po ni Apostle John at papahirin niya ng ating Panginoong Kristo ang bawat luha sa kanilang mga mata, which refers doon po sa remnant ng Israel, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, dalamhati, pananambitan, hirap man dahil ang mga bagay ng una ay naparam na. Remember, brethren in Christ, na ito po ay sa new heaven and new earth, brethren in Christ, dahil the old earth and new old heaven will pass away. At dito nga po ang mga condition, ang pagkasabi po kasi ng Amplified, the old conditions and the former order of things have passed away. At ito po mga kapatid can also be pwede pong mangyari ito, can also happen sa buhay po natin ang mga bagay na ito, even we are here on earth, brethren, kasi again, sabi nga ng ating Panginoon sa kanyang panalangin, let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven. So what is happening in heaven can also happen here on earth. Kaya nga, di ba may naririnig tayo na heaven on earth, brethren in Christ. Kung sa langit ay wala pong pananambitan, maaari din po natin maranasan ang hindi manambitan habang nandito tayo sa lupa. Sa langit, mga kapatid, ay wala na pong kahirapan. Maaari din natin maranasan ang hindi maghirap dito sa lupa. Kaya, mga kapatid, whatever happening in heaven can also happen here on earth. Pwede po natin maranasan. That's why our today's message entitled The Former Order of Things Have Passed Away. Tandaan po natin yung old conditions and the former order of things ay pwedeng hindi po mga kapatid na mangyari sa ating mga buhay. We could say na pwedeng hindi na natin maranasan ang sistema ng sanlibutan. Pwede po natin mga kapatid hindi na maranasan yung sabihin natin yung parabang normal life dito sa sanglibutan. Why? Because
God is able to bless us even we're still here on earth. And our today's promises, we are going to acronym the word glimpse. GLIMPSED, brethren in Christ. Again, these things will happen in heaven and also can happen here on earth. First point, there will be no more grief. Tandaan po natin, pwedeng wala na po tayo, mga kapatid, yung tinatawag nating pananambitan, mga kapatid. Bakit? Kasi nakikita po natin ang mga tao nowadays, talagang sila po ay maraming mga grief. Pag sinasabi kasing grief, mga kapatid, ito po ay dinefine ng dictionary na sorrow, marami anguish, marami po, even pain ay kasama po yan. Kaya salamat sa Diyos dahil ang ating Panginoon Kristo, when He died on the cross, He paid everything and even our grief, brethren in Christ, ay Kanyang binayaran. Kaya tayo ay dapat hindi na po nagdurusa sa grief, brethren in Christ. Second point, there will be no more laden. Wala na pong kabigatan. Kasi, di ba nga po, ang sabi ng Panginoon, come unto me, all those who are weary and laden, and I will give you rest. Binigyan na po tayo ng kapahingahan ng ating Panginoon. When Jesus Christ died on the cross, we are seated with Him in heaven, and we are rested with Him in heaven. Kaya mga kapatid, i-entrust lang po natin ang lahat ng ating mga pasanin, mga kabigatan, and we will have rest with our Lord Jesus Christ. And third point, there will be no more illness. Wala na pong mga sakit, wala na pong karamdaman sa kalangitan. At pwede rin po natin maranasan ang buhay na ganito na walang sakit, walang karamdaman. In other words, tayo ay healthy. Kung ating pong nare-recall ang dalangin po ni Apostle John kay Gaius, if I am not mistaken, brethren in Christ, na ang sabi niya po sa 3 John 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as thy soul prospereth. Kaya gusto po ng Panginoon na tayo po ay makaranas ng buhay na malusog, mga kapatid, buhay na malakas. Gusto ng Lord, healthy tayo lagi, mga kapatid, malayo sa mga sakit at karamdaman. And of course, third point, there will be no more mourning or anguish. Wala na pong tinatawag kanina, mga kapatid, na wala na pong dalamhati. Hindi na po tayo magdadalamhati, mga kapatid. Bakit? Kasi in the presence of God, talagang wala na po yung mga pagtangis, wala na po yung pag-iyak, mga kapatid. Dahil, inalis na po ng Diyos ang lahat ng ating mga pasakit sa buhay, yung ating pagdadalamhati. Kaya salamat kay Lord. Dahil ang ating mourning, anguish, yung ating pagdadalamhati ay pinalitan niya, di ba? Have we also recall na sinabi po ng salita ng Diyos na I will turn your mourning into dancing. And of course, brethren in Christ, fifth point, there will be no more pain. Tandaan po natin, wala na pong kasakitan, wala na pong sakit na mararamdaman. Kasi minsan tayo, mga kapatid, ay nasasaktan spiritually, nasasaktan emotionally, nasasaktan tayo physically. But praise be to God, dahil tayo ay wala ng kasakitan na mararanasan kapag nangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa ng tulad ng sa langit. Kaya mga kapatid, salamat, because sabi nga, by His stripe we are all healed, brethren in Christ. Tayo na po ay pinagaling. Again, regardless kung ito ay spiritual, intellectual, emotional, physical,
mga kapatid, we have been healed from that pain. And of course, brethren in Christ, sixth point, there will be no more sorrow. Wala na pong kalungkutan. Alam nyo po, minsan, tayo kapag mayroon po tayong minimiti sa buhay at hindi po natin ito nakamit ng agaran, agad tayong nalulungkot. Subalit mga kapatid, di ba sabi ng Panginoon na whatever you ask in my name shall be given unto you so that your joy will be full. Kaya gusto ng Diyos na maging masaya tayo. Kaya kung nalulungkot tayo na minsan hindi natin natatanggap ang mga ipinapanalangin natin, pero again, sabi ng Panginoon, ano man ang ating hingin sa kanyang pangalan ay ipagkakalob niya sa atin upang malubos ang ating kagalakan. Kasi ayaw ng Lord na tayo po ay nalulungkot. And of course, brethren in Christ, 7th point, there will be no more exhaustion. Pag sinabing exhaustion, mga kapatid, ito po ay yung kapaguran na parabang nanlulupay-pay tayo. Tayo mga kapatid ay parabang gusto ng sumuko, parabang wala na tayong maibuga mga kapatid, parabang drain na tayo. Pero salamat kay Lord dahil sometimes we are all tired, tayo po minsan ay pagod, tayo ay exhausted, pero sa piling ng Panginoon ay there will be no more exhaustion. Bakit? Kasi kung sa heaven, wala na po ang mga bagay na ito. Again, we can also experience these things while we are here on earth. Yung hindi po tayo nalulupaypay, hindi tayo napapagod. Mga kapatid, kasi di ba nga pangako sa book of Isaiah, those who wait in the Lord will renew their strength. Kaya wala pong iyong exhaustion, hindi po tayo nadridrain, hindi tayo naglulobat mga kapatid, kasi God is always there to strengthen us. And 8th point, last point, there will be no more death. Yan ang kagandahan mga kapatid. Sa langit ay wala na pong kamatayan, kaya pwede rin po natin, di ba, ang pangako nga ng Panginoon na maaaring datnan tayo ng Panginoon na hindi natin naranasan ang kamatayang physical. Subalit, tayo ay iniligtas ng Diyos para hindi natin maranasan ang kamatayan, hindi man physical, yung eternal death na tinatawag natin yung everlasting separation from God ay hindi po natin na ito mararanasan. Why? Because we are already intimate with the Lord. We are already close to God. Kaya no one can separate us, brethren in Christ. Kaya hindi na po natin mararanasan ang kamatayan. To sum up of our today's message, which entitled The Former Order of Things Have Passed Away, and our today's promises, we acronym the word GLIMPSE, GLIMPSED. First point, there will be no more grief. Second point, there will be no more laden. Third point, there will be no more illness. And fourth point, there will be no more mourning or anguish. And fifth point, there will be no more pain or tear. And sixth point, there will be no more sorrow. Seventh point, there will be no more exhaustion. And 8th point, last point, there will be no more death. And these are the acronym of the word GLIMPSE: grief, laden, illness, mourning or anguish, pain or tear, sorrow, exhaustion, and death. Mga kapatid, yan po ay mga panandalian lamang na bagay. These are all temporal. Manapay, sabi nga ni Paul, let us focus our eyes on the things that are eternal. Kasi itong mga nakikita ng ating naked eye, itong mga visible things, these are all temporals, brethren in Christ. Again, yun po ang ating inacronym na GLIMPSE. And these things are just a glimpse sa ating mga kapatid, panandalian lamang. And our today's grace
Tinuldo ka ng biyaya ang lahat ng kahirapan, karamdaman, kahapisan at kalungkutan, at ang ipinalit niya ay kapayapaan, katiwasayan, kaginhawaan, kasaganaan, kasiyahan, kasapatan, katuwaan, at kagalakan. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, tinuldukan ng biyaya ang lahat ng kahirapan, karamdaman, kahapisan, at kalungkutan, at ang ipinalit niya ay kapayapaan, katiwasayan, kaginhawaan, kasaganaan, kasiyahan, kasapatan, katuwaan, at kagalakan. Tayong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, we thank you sa iyong kabutihan, katapatan, at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection because you've covered us with your precious blood. Sa aming pagising, bawat umaga ay taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan na galing sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway, at higit sa lahat, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema. We thank you for your provision dahil tunay nga po ng biyaya mo ay sapat because you are our God who is more than enough. Salamat God dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, and you blessed, Lord, all aspects of our lives. At salamat din po, Panginoon, dahil sa bawat umaga ay may panibagong lang biyaya ka at may panibagong lang pagpapala ka sa bawat isa sa amin. That's why every day is our receiving day. And today, Lord, we are expecting that we will receive all the blessings na inyo pong inihanda sa amin, sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob po ninyo sa amin because truly that we are experiencing, Lord, heaven here on earth. Sa aming mga kapatid, Panginoon, at aming mga kaibigan, kapanampalataya na ngayon nanonood, Lord, whatever their need is, i-grant nyo po lahat because you promised us, Lord, na whatever we ask in your name shall be given unto us. Kaya Lord, kung may nangangailangan ngayon ng kaligtasan, grant them salvation. Kung may nangangailangan ng kagalingan, grant them healing. Kung may nangangailangan po ng katugunan, grant them provision, Lord. Kung may nangangailangan po ng protection, grant them protection. Kung may nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Whatever their need is, Lord, ay ipagkaloob po ninyo, Panginoon. Salamat dahil kami ay pinagpala mo para maging pagpapala sa lahat. That's why, Lord, today, once again, ay magiging pagpapala na naman kami sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Thank you, Jesus, for making us vessel of blessings and channel of blessings to everyone. Thank you, God. Thank you, Jesus, sa iyong katapatan, kadakilaan, at kabutihan sa bawat isa sa amin. And this we pray in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen.